BSS! Welcome to Bitoy Story 46. Siyempre, nabasa nyo na yung title. So, alam nyo na tungkol sa family history yung pag-uusapan natin. At kung napanood nyo na yung movie sa Netflix Philippines o sa Amazon Prime Video sa US at sa Canada, I'm pretty sure na alam nyo na rin yung connection ng number 46 sa movie. Pero, hindi yung eksena mismo ang pag-uusapan natin. Today, we're going to talk about something else about the movie. Siyempre, given na yung mga facts na madaling makita sa Google, marami sa inyo nakakaalam na this movie is produced by GMA Pictures and our company Mic Test Entertainment noong July 2019 na ako ang writer at director ng movie at ang main cast ng movie is myself, Don Zulweta, Miguel Tan Felix, and Bianca Umali. Pero today, we're going to talk about 46 things that you may or may not know about family history. Mga secrets at meanings sa mga nakita o narinig nyo sa movie, merong personal but mostly professional. Pero bago tayo magsimula, magkape muna tayo. Hello BSS! Good morning sana dyan sa inyo para timing, anong kape na ako eh. And speaking of kape, eto, this came from our friends. Galing sa mga friends natin from the Longhi Philippines. And this is the Prima Donna Elite. Ito ay i-unbox natin. So huwag na tayong magpatagal. Kaping-kapi na ako. Sana kayo rin. Para akong yung ini-interrogate. No? Umamin ka na! Kung kailangan ibaba ako to. Kasama natin ngayon si Ayoy at saka si Brianna. Hindi naman sila dapat kasama dito, pero dahil kaping-kape na sila. Makikialam sila dito. Plug in, tapos press power switch. Get a water. Insert water tank. Tapos power. Yay! Rinsing underway. At by the way, no, kung nakita niyo yung screen, iba-ibang double-walled na for espresso, cappuccino, whatever, macchiato. This is a vacuum-sealed DeLonghi rin na beans container. At yung nilagay natin, yung blended na premium, pindutin mo ito. Tapos amay mo. Ibang mo? Grabe. Nakikita mo yung progress sa progress bar. Ayan, at tingnan mo, mag-boost na siya. Ayun, merong long, merong doppio, may cappuccino mix. Grabe, americano, cafe latte. Macchiatong mabango. Cheers naman siya. Ayun, oh. Cheers! Coffee family! Feeling ko, mas malaki ang matitipid mo pagka yung meron ng coffee maker sa bahay kesa yung labas ka everyday. Saves you time, saves you money, and of course, siguradong fresh yung coffee na ginagawa. So that's the DeLonghi Prima Donna. Pwede kang gumawa ng coffee remotely using the DeLonghi app sa smartphones nyo. Marami pa ibang products ng DeLonghi na swak sa budget nyo, and you can check out the link sa description box if you're interested. With that, pwede na natin simulan ang 46 things that you may or may not know about family history. Yung title na family history ay nanggaling sa writer namin na si Mike Rivera. Ito madalas yung tinatanong ng mga doktor pag meron kang kinokonsulta. Palagi mong maririnig yung may history po ba kayo ng diabetes, ng high blood, ng cancer sa family? Pero hindi lang sa katawan ng tao nagkakaroon ng cancer. Minsan, meron ding cancer sa relationship. Number 2. The working title of family history is Cancer, A Love Story. But because the producers thought that cancer is such a negative title, kahit pinaglalabang ko na, may love story naman. In the end, we just had to go with a more intelligent choice. Number 3. Kahit medyo mahaba yung movie, the word cancer was never mentioned in the script. Ginawa ko siyang parang personal challenge. Yung alam ng lahat na cancer yung pinag-uusapan, pero never babanggitin ng kahit isang character. And after finishing the movie, napatunayan ko na, ah, kaya naman pala. At kung hindi kayo naniniwala, panoorin nyo ulit yung movie at ilagay nyo sa comment yung timestamp kung saang part nyo narinig yung salitang cancer. Number 4.
Aside from the word cancer at para lang maiba, siniguro din namin na walang pagmumura at iba pang profanities na sasabihin yung mga characters. Wala ring mention ng salitang social media at kahit anong social media app except for one. Number 5. Some of the writers had experience with cancer victims and survivors in the family, including myself. Yung nanay ko is a breast cancer survivor at yung tatay ko naman nagkaroon ng liver cancer. Magkakaiba yung mga cancer ng mga kakilala o kamag-anak namin, so magkakaiba yung symptoms at yung experience. Pero for the movie, we decided that we will go with number 6. For the record, May was suffering from kidney cancer or renal cancer. Ito yung ginamit namin because it met the requirements ng effect kay May at yung timeline ng story. Number 7. The terminologies and situations na ginamit namin sa movie are factual. Hindi siya gawa-gawang story lang. They are based on real people who were in similar situations na ginawan lang namin ng bagong fictional story of fictional characters. Pero may pinagbasehan talaga siya. Mula dun sa cancer na nangyari kay May hanggang dun sa affair niya at yung mga dahilan niya kung bakit. Hanggang dun sa reaction ni Alex sa situation. Kaya dun sa mga nagsasabing, nako, posible namang mangyari sa totoo. Eh, nangyari na nga eh! In fact, marami ring nag-message sa akin at ang madalas nilang sabihin eh, ganun-ganun po eh, nangyari sa akin o sa kapatid ko o sa kakilala ko. Kaya kayong lahat ng mga kontrabida kayo, huwag ako. Number 8. Muntik nang hindi si Don Sulweta yung gumanap na May kasi she had other commitments nung una naming inoffer sa kanya yung project. Buti na lang na move yung shooting schedule namin to a later date kaya pumwede na siya. Number 9. Yung name na May ay galing sa date kung kailan ko natapos yung first draft, which is May 2018. At yung script ay dumaan sa 5 revisions bago kami nakapagsimulang mag-shoot. Number 10. Yung line tungkol sa kilay ni May, sa lahat na may sakit, ikaw ang pinamaganda, kilay. Was not originally in the script. Originally, pati kilay ni May ay mawawala dahil sa chemotherapy. Dinagdag lang namin yung linya dahil apparently, ayaw ng mga fans na makitang walang kilay si Don. Pero, in fairness to the fans, nung nag-research kami, it turns out, meron pala talagang mga nagki-chemo na hindi totally nawawala ng kilay. So, there you go. Number 11. Okay, ngayon punta naman tayo sa poster. Kung pag-aaralan mo yung poster, nandun na actually yung buong storya ng movie. Simulan natin sa title. Kung mapapansin nyo, walang dash sa A ng family. Na ang ibig sabihin, literally, may kulang sa family. Number 12. Kung papansinin nyo naman, yung mga kamay nila, hindi sila magkadikit. Ibig sabihin, they're not in touch literally, figuratively, and sexually. Number 13. Pero kahit hindi magkadikit yung mga kamay nila, you can still see that their hands form the shape of a heart. There's also a heart shape that envelops the two characters, which means they still love each other. Pero dahil sa kawalan ng physical contact, nagkakaproblema yung relationship nila. Number 14. Kung mapapansin nyo, sa posisyon nila, nauuna si Alex. That's because he is excited to go to his fantasy world na walang problema. Number 15. Sinadya rin namin na hindi nagtatama yung paningin nila, which implies that they don't see each other eye to eye. Partly because of Alex's fantasy world personality, which May does not agree with. Pero, unfortunately, hindi naman siya nagsalita. Number 16. And finally, makikita nyo rin na palubog na yung araw. The day is ending and May is running out of time. Number 17. The movie's runtime is 2 hours and 7 minutes, which signifies the date ng wedding anniversary namin ni Mrs. February 7. Number 18. The song Ayoko Na by Brianna was first heard sa Pipito Manaloto. Ito yung episode na nag-break si Nachito and Nikki. Hindi siya originally intended for the movie, pero nung sinubukan lang namin ni Mrs. na ilapat siya sa edit, nagulat kami na parang sinukat. The scene was already emotional in the first place, pero parang naging mas masakit when the song was playing in the background. So, with a few tweaks from my good friend and musical scorer, Archie Castillo, we decided to keep it in. It's available nga pala sa Spotify and iTunes Music. Number 19. When I recorded the theme song, Bat Ganon, hindi pa namin nasushoot yung ending ng movie. Actually, pinaghahandaan ko talaga yung eksena dahil alam ko kung gaano ka-importante yung execution noon. So, ayoko talagang sayangin yung luha ko. Pero, nung sinimulan ko ng kantahin, hindi ko na mapigilan yung emotions ko. Nakakailang takes na ako, ha? Pero pagdating doon sa ending, hindi ko talaga makanta yung mga linya ko. So, realizing the sincerity of the delivery ng linya, si Makoy Fundales, who was my voice coach at that time, decided na iwanan na lang namin na ganun. So when you listen to it, maririnig nyong totoo yung iyak sa dulo. By the way, the song is also available sa Spotify at sa iTunes. Number 20. Sa start ng movie, the title momentarily highlighted the letters H-I-S, which spells out
his and pertains to Alex. It's his story. So sa simula pa lang, ipinaalam na namin sa audience na iikot yung storya kay Alex as the main protagonist. Number 21. Sa umpisa ng movie, pansinin niyo yung reaction ni May nung tinanong siya ni Alex. Na-meet mo na parents niya? Hindi ah. Eh, hindi pa. Makikita niyo agad sa reaction niya na parang may something. Medyo busy din siya sa phone niya at hindi niya man lang hinatid ng tanaw si Alex at si Jenna. This is indicative of two things. Pwedeng ka-text niya yung doktor niya or iba yung ka-text niya. Number 22. Yung hospital scenes were shot in a convention center. Yung room ni May is more of a hotel room than a hospital. Minagic lang ng production design. We did this for the safety of everyone in the production. Number 23. Most of the school scenes doon din sa convention center kinunan, except for the bully scene na shinoot namin sa isang mall. Number 24. Kung napansin nyo na parang iba-iba yung filter ng mga eksena, that's because it was designed to be that way. I worked closely with Ryan Reyes. He's a very brilliant film colorist from GMA post-production. Sadly, Ryan passed away because of COVID, but I'm glad that he was able to share his genius sa family history. Number 25. As an example of Ryan's work, yung office at home studio ni Alex is generally bright and warm. Yung mga warm colors ay mga red, orange, at yellow. Yung kasi mga warm colors ay associated with happiness and positivity. Pero, nung nalaman na ni Alex yung tungkol sa sikreto ni May, naging dark at cold yung mundo niya. Naging bluish or greenish yung picture, which represents sadness. May mga eksena nga na makikita niyo yung instant transition sa shots. Number 26. Kung mapapansin niyo, most of the time, nasa right frame or nasa right ng TV screen yung person who is right. It signifies that he or she is in his right frame of mind or mas tama siya kaysa sa kausap niya. For example, nung simula, nasa right side ng bed si Alex dahil wala siyang ginagawang mali, but when he entertained the idea of having an affair, nalipat na siya sa kaliwa, which signifies that he wasn't in the right frame of mind at the moment. Number 27. Since first time ko mag-direct ng movie, gumamit ako ng storyboards para mas madaling i-explain sa mga artista at sa production, lalo-lalo na sa cameraman o yung tinatawag na DOP or Director of Photography, kung ano yung mangyayari sa eksena at kung paano ko siya napapanood sa utak ko. By definition, the storyboard is a sequence of drawings, typically with some directions and dialogue, representing the shots planned for a film or television production. Pero bukod sa storyboards, gumamit din ako ng number 28. Kung hindi nyo mahanap yung definition ng figurematics, eh dahil feeling ko, eh ako ang nag-imbento ng word at ng technique in an actual movie. Figurematics is just like a storyboard and animatics combined, but with the use of action figures. Here are the side-by-side examples ng actual scenes compared to the figurematics that I made. Well, at this point, we really can't be certain, no? The simplest thing to do is to surgically take out the tumor. Oh, pwede yun? Hindi rin ho eh. Kaya mahalaga talaga ang aggressive treatment para tumaas ang chances of survival. Mapataas pa pala eh. Actually, it's just an 11% chance. Kahit na, chance pa rin yun! Kamag-alala, matagal pa tayong magsasama. Actually, mga sana 5 years siguro po kung mas maaga natin na-detect. Ito naman si Dr. Nega. Lahat na sinabi ko, sinopla mo eh. Kung gusto niyo naman po magpa-second opinion, pwede naman po. Buti pa nga siguro magpa-second opinion. Pero I'm sure pareho rin ang sasabihin nila. Ka ba nangangano? Number 29. Yung stubbles o yung balbas ko is fake. May mga araw kasi na kailangan naming mag-shoot ng magkakaibang timeline. So, imbis na hintayin kung tubuan ako ng balbas, din-drawing ko na lang using mostly eye makeup. Number 30. Yung mga animation ni Eugene Domingo is inspired by MTV. Yung office animation naman is inspired by Kill Bill. Yung namang animation nung affair ni May is inspired by Take On Me. At yung end animation ni Alex is inspired by Van Gogh. Yung animation nangyayari lang sa utak ni Alex. Number 31. Yung mga drawings na nakikita nyo sa wall ng studio ni Alex, eh ako ang gumawa. Even the drawing of Odayaka, which by the way is Japanese for deer, na binigay ni Alex kay Jenna noong birthday scene. Number 32. Yung character na in-stream ni Malik sa TV ni Alex is a sculpture na ginawa ko rin sa set mismo on the day of the shoot. Number
Number 33. Yung animation company na pinagtatrabahuan ni Alex, yung Top Draw, is a real animation company. Senior Executive Assistant Beck Fajardo, who appeared in the movie, is the daughter of the late, great Ading Fernando, who was the director of John and Marcia, which was the inspiration for Pepito Manaloto. At yung Pepito Manaloto creative team is the creative team behind Family History. Number 34. Contrary to popular belief, walang special meaning yung 46. It's just a random number between 40 to 50. Nag-compute kasi kami ng frequency ng possible meetings ni May and Jay within 2 years, and we came up with 56 as the maximum number of times that they can do it without people noticing. However, since iko-connect yung number sa birthday ni Eugene Domingo for her cameo, ginawa naming 46. The number 6, however, is intentional because it sounds like sex. Number 35. There are 46 photos in May's hidden folder, which means... Number 36. She takes a selfie every time they... Nag-ano? Kaya alam niya yung exact number nung tinanong siya ni Alex. 46 times. Number 37. Yung pang 46 na photo was when she last met Jay. Doon sa eksena, hindi naman nasuggest na nag-ano sila. Pero May felt that it's just as bad, kaya sinama niya na rin sa bilang. Number 38. Doon sa mga nagtatanong kung tinulungan ni Alex na gawin ni Malex yung kanta. Yes, kumpirmado, tumulong si Alex na matapos ni Malex yung kanta. Kaya sa ending, di ba nakita niyo, kinanta niya rin. Alam niya yung lyrics. Number 39. Doon sa lyrics, pakinggan niyo maigi, in-explain na lahat ng nangyari pagkatapos suntukin ni Malex si Alex, including a possible change of heart for Bogs, the bully. At sinasuggest din doon na parang wala namang totoong kontrabida o antagonist o villain sa movie except for Jay na malandi. Lahat sila victims of circumstances at lahat ay naghahanap lang ng happiness in one form or another, just like any other human being. Yung protagonist lang talaga natin na si Alex ang tinamaan ng matindi kasi nagkasakit na yung asawa niya, naisahan pa siya, at dahil siya yung hero ng movie, kailangang balagpasan niya yung challenge na yun na dumating sa buhay niya. Number 40. Malex got his violent tendencies from Alex. Kagaya ng tatay niya, hindi siya nakakapalag, lalo na kay Bogs. Kaya sumabog siya ng bonggang-bongga in the end. And unfortunately, kay Alex the hero uli pumunto. Mas expressive lang siya, which is better for his mental health. And we think it's for the best na rin na kay Alex niya na-express dahil siguradong maiintindihan siya ng tatay niya. Number 41. Yung ticking sound ng pendulum nung nireveal ni Doctor kay May na meron siyang sakit symbolizes the start of May's journey with cancer. At yung beeping sound naman ng heart rate monitor sa ending, it symbolizes the end. Number 42. Narinig natin na nagsalita si May sa ending, pero sad to say, hindi siya nagsalita talaga. She did not speak at the end. Diba napansin nyo, meron siyang tubo sa bibig niya, kaya medyo imposibleng makapagsalita siya. At kung papanoorin nyo maigi, makikita nyo na yung background ni Alex gumalaw, nag-animate, nangyayari lang sa ulo ni Alex. Number 43. May mga nagsasabi na kahit 2 hours na yung running time ng movie, parang bitin daw yung story. By the end of this vlog, you'll realize na hindi naman talaga bitin. The story ended because Alex's journey is complete. As I mentioned in number 20, it was his story after all. Number 44. Isa pang proof na hindi bitin yung story is the fact na the last thing na narinig ni May while she was still conscious suggests that Alex has forgiven her. After that, hindi na natin siya nakitang gising sa movie. Number 45. Yung story is open-ended, pero meron din sana siyang definitive ending. Last minute naisip ko na lagyan ng parang post-credit scene na kagaya ng mga nakikita natin sa Marvel movies. I thought about doing it para meron sanang closure. But the creative team went with the open-ended option, which was actually the perfect choice. Number 46. Yung wife ko, si Ayoy, she came up with a concept for a sequel. And it made a lot of sense. Hindi siya pilit. And we're actually considering doing it. Pero I will write and produce it only if the major cast will return to do it. The sequel's working title is Another Family History. Well, that's it, BSS. 46 things that you may or may not know about family history. And as a bonus, I will leave you with an idea of the post-credit scene na binanggit ko dun sa number 45. So here it is. Enjoy! Lumalakas ang bulong, hindi ako magmamarunong. Ayoko nang magtanong. Ba't
ganon. May mga deaths or near-death experiences sa family namin bago ko pa natapos yung final script ng family history. The same year na lumabas yung movie, my father died of cancer mga ilang buwan after lumabas yung movie sa theaters. And after his death, the movie and the songs had more meaning to me personally. The same way na nag-iba na rin, nagkaroon na siya ng personal meaning to everyone who said goodbye to their loved ones because of COVID. I hope you get to watch Family History on Netflix Philippines, and I hope that the movie will let you appreciate the people in your life, especially during these very uncertain times.